Okay. Nag-overhaul po tayo ng ano no? Air dryer. Kasi hindi po nag-apos nga ang hangin. Barado masyado yung air dryer. Kaya binuksan natin, i-overhaul. Nakaabot siya ng 95. Masyado mataas na ang hangin. Sobra-sobra na. Hindi pa rin nag-apos nga sa dito sa may Britain na sa lalim. Yung sa may air dryer niya. Air dryer ng Forward 6-inch Ilwan ang makina. Ito po ay tinatawag na semi air brake. Tinatawag po ito kasi hangin tapos fluid. Kaya tinatawag itong semi air brake. Iba yung air brake talaga, yung hangin lang ang nagatulak ng rod galing sa foot valve. Ang hangin galing sa tangke papunta sa foot valve to system na para papunta sa mga gulong. Okay. Ito yung air dryer, no? Ito po yung tangke, air tank niya, hydrovac sa front, ito yung hydrovac sa rear, bali individual sila. Mga kababayan ko, sana para iwas sa maiwasan yung pagputok, sa halimbawa magputok yung sa likod, dapat yung reservoir individual. Mas maganda individual siya reservoir para dito sa rear, reservoir para doon sa harap, para kung magputok yung sa harap hindi maubusan yung fluid dito sa may atras. Iko-convert sana, pero medyo nagmadali ang mayari kasi may biyahe pa. Ginasuggest ko sa kanya, mas maganda individual ang reservoir. Reservoir sa front, reservoir din sa likod, sa rear. Kita natin yung tangke, yung mga linya niya sa hangin. Compressor papunta sa dryer. Dryer to ito sa tangke. Sa foot valve naman, yung hangin dito galing sa tangke papunta doon sa foot valve. Ang foot valve naman, pagtapak mo sa foot valve, dito na maglabas ang hangin dito sa hydrovac sa front at saka dito sa rear galing doon sa foot valve ang hangin papunta dito sa hydrovac. Pagkatapos itong hydrovac dito sa kuan, may diaphragm po ito sa ilalim. Ito yung pag maano ito ng hangin, ito po ang magtulak ng fluid papunta sa system, sa front at saka sa rear. Kaya tinatawag lang ito na semi air brake. Hangin at saka fluid. Ang kailangan na ito, dapat madrain itong yan, maraming tubig yan.
kailangan i-drill ito. Masyadong marami ang tubig. Siguro ang driver hindi nagpa-drain ng tubig, kaya ang air dryer mapupuno talaga ng tubig. Kaya hindi na siya, kasi marami ang tubig na nakapasok sa tangke. Okay, try natin papa-under mamaya. Tapos subukan natin kung makaabot pa siya ng 95 o 100 ang hangin. Masyado mataas na masyado yung ano, makaabot ng 100. Baka magputok yung mga linya niya. Okay. Okay, balik tayo sa may dryer, no? Okay, mga kababayan ko, no, dito po ang compressor, makita po natin. Ito po ang ano po, ang supply niya papunta sa dryer. Ito po makita natin. Ito na tube papunta dito doon sa dryer. Tapos dryer papunta sa tangke. Kita natin. Ayan. Ito po ang makina niya. Malaki masyado. 6-6-1. Kita po natin dito yung mga hose galing sa tangke. Ayan. Sa tangke papunta sa taas sa may put valve. Yun ang put valve. Ayan, makita natin ang put valve. Galing sa tangke, tapos pabalik yung may in, dalawang in, dalawang out, yung out papunta sa hydrovac pump at saka sa hydrovac rear. Kaya pag tapak mo ng put valve, mag-open yung piston papunta sa out sa front. Pag apak nyo ng todo, mag-open yung isang piston na papunta sa rear. Yan. Yan, dalawang supply, dalawang out. Okay, balik tayo sa kabila. Ito po ang supply galing sa foot valve. Ito po ang front na hydrovac. Okay. Ito po ang hangin. Dito po ang master. Yan. Master ng hydrovac. Ito po ang linya. Ang linya pa front. Ayan. Sa front. Tapos dito sa ano, dito sa kabila yung rear. Ito na linya, yung chub galing po sa foot valve. Ito naman ang master. Okay. Hydrovac rear, hydrovac front, ito. Ito po ang reservoir. Ito, makita natin yung mga linya ng hangin. Okay, pabalik lang siya. Compressor, dryer, air tank,
Tapos pagkatapos sa air tank, doon sa foot valve. Foot valve to dito sa hydrovac. Hydrovac pump rear. Yun lang mga kababayan, no? Kung halimbawa nag-trouble lang ano, brake, mawala ng hangin. So, ang pag-test ng ano, magpag-testing kung saan ang leak, magkuha lang ng foam at saka may sabon na yung barita or powder, halo sa tubig, tapos pag kumukulo-kulo na, kumukulo yung sabon, pag magbubble sa iano mo lang, ipahid mo lang dito sa mga join-join, yung mga thread nut dito, kung mag-tissue, kung may leak, tapos doon, dito, ito, yung supply, ito supply, galing sa compressor, tapos papunta sa tanki, mga, ito pong hose, sa, ano, sa air brake niya, sa exhaust brake, to exhaust brake niya. Kadalasan mag-leaking po mga kababayan, no, doon, to sa may air horn niya, yan, pakita natin, may supply siya na hangin, tapos, kung magabawas pa siya doon, kung halimbawa wala dito sa may air horn, doon sa may foot valve, sigurado kung mag-leaking ang foot valve, tanggalin, i-pull out, at saka i-overhaul, baka yung mga piston yan nag-stack up, may mga ano na, nag-acid-acid na, marami na masyado, kailangan i-pull out yung foot valve at saka i-overhaul. Okay, tapos yung ano no, yung brake system na forward, semi-air brake, hangin siya ka, hangin at saka fluid. Yan, kita natin. Okay, salamat sa makapanood, no, sa video na to. At sana makatulong sa lalo na sa mga nag-aaral pa lang. Okay, magandang hapon po sa lahat.